Okay, si Dr. Abel Manalo po ito. Ngayon, titignan natin si Superpuppy 2021-0001. Yun ang pangalan niya. Hindi ko pinapangalanan pa ngayon kasi baka mapamahal nga ako. Kaya code name muna. Superpuppy 2021-00001. Ito siya. Mahaba naman ng code mo. Dito sa video na to, i-explain ko sa inyo kung paano namin kina-classify yung mga tuta namin sa Super Puppy classifications. Meron kaming class A, class B, class C. O, pinagtatawanan ng iba yan pero hindi nila maintindihan. Explain ko sa inyo kung paano namin kina-classify and kung bakit. Diba? So, itong dog natin, Super Puppy 2021-0001, ay anak ng dogs namin na si Baden, isang Dutch Shepherd, at saka si Lola na Belgian Malinois. Tingnan natin yung first time niya to na makakita ng gantong masahan. Good boy! Whoa! Good boy! Whoa! Good boy! Good boy! Good boy! Very good. Whoa! First time niya to sa basahan. Yes! Whoa! 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 Nag-growl siya, oh. Narinig mo? Narinig niya? Ilapit mo. Good boy! Narinig niya yung growl? Good boy! Good boy! So makita niyo, malakas yung grip. Ang lakas ng grip niya, buo yung kagat. Paalalayan ko lang kasi yung mga false teeth ito eh. Ah, false teeth, ano pala? Mga milk teeth. Milk teeth po ito. Kaya maring mabali. Mabali pa yung ano, yung ipin niya. Pero ang lakas ng grip niya, oh. Ang lakas ng grip niya, nagka-growl pa, talagang gigil na gigil siya. Yeah, so medyo pagigigilin lang muna natin siya ng konti. Medyo ipo-frustrate muna natin siya. Nawawala, oh, nahanap niya. Nasaan napunta yun? Nasaan napunta? Ayan, ito kaya, pantalon kaya niya, banatan ko. So, ano, yun ang isang test para makita natin kung meron siyang grip. Maganda yung grip right now. Hey, Papi! Parang isang ngipin lang yung kagat, hindi natin gusto yun. Ayaw natin yung isang ngipin lang yung kagat, gusto natin buo. Kaya hindi natin hinahayaan na kumagat siya ng isang ngipin lang. Inaalis natin yon, tapos, ayan, tinutulungan natin siya na mag-full bite. Tapos pag-full bite siya, good boy, yan, good, oh, ganda, oh. Oo, oh. Ako yung kakagatin yan. Good boy, very good, very good. Good! Oy, oy! Huwag ako, huwag ako! Yes! Good boy! Yun! Very good! Good boy! So, bigay lang natin yun. Yun yung reward niya. Okay, so yung bite drive, tinitingnan natin kung pwede maging protection dog yung puppy or yung dog. So, ito, pasado ito sa protection training. Candidate siya. So, hindi natin na-test pa is kung pwede siya sa detection or sa sniffing work. Ang isang test na ginagawa po namin para malaman kung uubra siya sa detection work, sa tracking, is kung titingnan natin yung prey drive niya. Kasi yung prey drive niya and eventually yung hunt drive, yun yung mga drives na gusto natin na meron yung aso bago natin isabak dun sa mga ganong klaseng trabaho. So wala tayong tennis ball dito na usually ginagamit namin. Gamitin ko yung tongkong. Although itong kong na ito, medyo mabigat. Mabigat siya for adults kasi ito and for large dogs. Kaya medyo mahihirapan siya dito kagatin at laruin. Pero just the same, tignan lang natin kung ano magiging reaction niya. The second time na meron siyang kong na malalaruan. Last time kasi nagpakita siya ng interest pero hindi niya kinagat. Here.
time po na eh. Kasi hindi siya masyado interesado sa foam. Usually, mas mataas ang interest ng mga aso sa mga tennis balls. Kasi parang isang direction lang siya nagpupunta itong foam kasi mabigat. Kaya kanina sinubukan niyang kagatin. Hindi siya natuwa. Siguro nabigatan siya. Medyo mabigat kasi yung foam ngayon. Kasi hard rubber siya. It's hard rubber. So usually, yung mga puppies na napoproduce namin, na kinaklasify namin sa class A, ay yung mga merong mga parents na mga kilala namin ng bloodline or sila mismo ay mga working dogs po namin. So class A ang default nun. Default muna class A. And then kapag nag-umabot na siya ng 3 to 4 months, pino-formal training na sila, formal drive development. And kung walang maipalabas na drive sa kanila, tsaka po sila ibababa ng class C. Or kung merong ano potential man sa protection or may potential sa detection lang or protection lang, one type of work lang yung kaya nilang gawin, class B sila. Pero kung two types of work, protection and detection or tracking, makaklasify pa rin sila as class A. So yun yung classification namin. Class A is pwede pang dual purpose work, maganda ang bloodlines and maganda yung aso. Class B, single purpose work lang ang pwedeng gawin ng aso na yon, either detection or protection. And maganda pa rin yung bloodlines, respectable ang genetics, and yung itsura ng aso maganda pa rin. Yung class C, maganda pa rin yung aso, pero wala siyang drives na masasabi namin na talagang maaasahan ninyo for hardcore, real work. Okay, maring may drives din, pero hindi sila maituturing namin na pwede nyo pag-relyan sila ng buhay ninyo. So, ito pong puppy na to, particularly si Superpuppy 2021-0001 ay special breeding naman to, or special ano to, special puppy na to, special class na iba yung presyo niya. Ang kasi mga class A po namin 35,000 puppy pa lang. Ang class B is 25,000, class C is 15,000. Pag yung mga special breedings po namin or mga special na mga classification ng mga dogs, mas mataas pa po yung presyo. Wala pang training yon. Pwede rin kami mag-package ng training, discounted yung training, pero pagdating ng tamang panahon, saka i-apply sa kanila yung training. Kagaya nitong puppy nito, 3 months pa lang. Pero pagka nag-fully grown na yung kanilang mga permanent teeth, saka pa lang po namin mabibigyan ng formal protection training. Doon pa lang namin makaklasify as candidate for formal training na sa protection. Pero yung ganitong edad pa lang, pwede nang i-build yung drive nila in such a way na para maging handa na sila dun sa formal training in protection, in detection or tracking or whatever. Itong puppy na to ay... Ayan, for sale pa rin yan. Kasi marami pa akong mga dogs dito, hindi ko na ma-accommodate. Pero baka magbago isip ko pagka payagan ako ng misis ko na magkaroon ulit ng isang aso pa dito. Or si... Bukol ay may lagay ko sa bahay ng kapatid ko para mabantayan yung silent heater niya na Belgian Malinois na galing din sa amin. Pero siya ay napakagandang dog, no? He will be classified as a Superdog sa breed natin na Superdog under ng ICGD. He will be registered sa ICGD. Lalaki po siya, maganda po siyang foundation para doon sa mga gusto mag-breed para sa mga working dogs. Ayan, mga kung gusto niyo mag-supply sa mga police, security, or sa military ng mga dogs or mga private institutions na working dogs yung gusto niyo pag-focusan, magandang foundation ito for breeding, no? For stud. So, PM niyo lang kami sa Manalo K9 Facebook page kung gusto niyo malaman kung paano ninyo ma-own or paano mapapasa inyo itong napaka-poging tuta na to, napaka-bibo. Ayan. So, pogi, diba? Yak. Ayan siya. Pagka binubuhat siya ng ganyan, nag-iiba yung tsura niya. Pero pag binababa, tingin niyo, magiging iba yung tsura niya. Ganda ng coat niya, oh. Kintab. Kapal. So, dahil Dutch Shepherd yung tatay niya, nakuha niya yung mostly sa Dutch Shepherd, yung kulay lang din niya nakuha. Dutch Shepherd kasi mga brindle yan. Okay, dagdag kaalaman lang ulit. Dagdag kaalaman lang to. May mga tests pa kami ginagawa to test for intelligence, to test for nerves,
to test for iba-ibang reactions ng aso kasi lahat kailangan matest, hindi lang drive. Kasi maraming sabi, drive, puro drive ang naiintindihan lang nila. Ang pag-testing po natin sa mga aso, hindi lang po yung drive, kailangan matalino din yung aso. Hindi pwedeng banat ng banat, hindi pwedeng puro hunt drive, puro prey drive, puro ball drive. Kailangan may utak yung aso, tinetesting din po namin yung reactions nila. Kung paano mag-solve ng mga problems, kung paano mag-react sa iba-ibang mga stimulus. So yan po, na-develop na po namin throughout the years yung system namin sa pag-evaluate ng mga puppies and mga dogs. Kaya, yun po yung system namin sa super puppy classification. May class A, class B, class C, and special classes. Ginawa po namin yung sistema na yan, specifically for our dogs. Manalo canine lang po kami ganyan, para po madali po namin maklasify at ma-identify at may-alok sa iba yung aso na kailangan nila or yung aso na kailangan sa particular work na paggagamitan ng aso. Kaya po kami may ganyang classification. Kailangan lang po namin i-classify yan kasi hindi po kami nagbebenta ng presyo dahil maganda yung kulay or maganda yung tangkad, malaki yung aso. Baliwala po sa amin halos yon. Ang number one po namin ay yung capability ng aso na mag-work. Secondary din, okay din naman pogi, kagaya ito, poging-pogi, malaking aso. Okay po yan, pero secondary lang po yan. Doon sa characteristics na hinahanap namin, kailangan magaling magtrabaho yung aso. So this is Dr. Abel Manalo sa Manalo Canine. Salamat po Superdoggers. Thanks for watching. Mag-subscribe po kayo. I-ring niyo po yung bell button. I-share niyo po itong video na to sa lahat ng mga kaibigan niyo, mga dog groups, para po makinabang din sila sa information na binabahagi po natin sa page na to. I hope you learned something today. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Meron tayong super dog collar and leash para sa ano, para sa mga big dogs natin. Meron tayong for small dogs. Ito siya. Brass din yung mga bakal niya, kaya hindi kakalawangin habang buhay pa kayo kahit na yung mga anak niya na gumagamit nito. And meron ding collar na ano rin, quick release na cobra collars. So, meron din siya reflectorized and military grade yung materials na ginagamit nito. Pero para sa small and medium breed. First time ni Superpuppy 2021-0001 na gagamitin itong collar niya. Tignan natin kung paano siya magre-react. Siyempre, maninibago siya. Na-expect natin na maninibago siya. Tignan lang natin kung... Sabi niya, ano to? Ano tong nangyayari sa akin? Bakit merong ano dito sa leg ko? So kung sasanayan nyo yung dog ninyo na mag-collar at leash at may bago kayong puppy, hayaan nyo lang muna na nakasuot sa kanya yung collar muna, later on pwede nyo nang isuot yung leash. Pero maninibago pa muna siya, hayaan nyo lang mga first few days, maninibago lang siya dun sa suot-suot niya. Pwede nyo putulin yung slack na to, ayan, para hindi siya nakalawit, or pwede nyo lagyan ng isa pang garter dito, or rubber band, or tape. Yan. So ito ay may hawakan. Kasi hawakan yung aso dito. May hawakan siya dyan. Yan. Kung isusuot niya naman yung leash naman ito, ito naman yung super dog leash for small puppies. Dito niya isusuot sa brass collar. Tapos na tipping. Yan. So ganyan ulit. Maganda siya. Collar na lang muna. Saka natin siya sanayin dito sa leash. Pagka ganun, i-praise niyo lang yung tuta habang suot-suot niya para ma-realize niya na masaya rin naman mag-suot pala na ganito. Sipag! Pag nagkaasawa ka ba naman ng ganito, kitaan niyo yan. Saan ka ba makakaharap ng ganan, no? Marami! Ang mga dyan ito, yung services, ano? Sabot. Guwapo na. Sexy pa.